Naglakad ako ng mabilis palis ng palengke. Hindi dahil naiiya ako sa ginawa ko, kundi dahil sobrang inis na naramdaman ko, lalo na kay Fabian. Kung hindi dahil sa ginawa niyang iyon, hindi sana mangyayari ang bagay na to. "Nicole, wait!" Sigaw ni Fabian habang hinahabol ako. "Ano ba? Peste ka?" Galit kong untag nang pigilan niya ako sa paglalakad. "Bakit ginawa mo yun?" Tanong niya sa akin na magpapigil ako sa kanya sa paglalakad ko. "Tinatanong mo ko kung anong ginagawa ko? Doon sa tatlong babae na yun? Seryoso ka ba?" Inis kong untag. "Dahil sa iyo pinag-uusapan ako ng ibang tao. Dahil sa iyo iniisip nila nagpapahabol ako sa gaya mo. Dahil mayaman ka. At dahil sa iyo inaakusahan nila akong kabit. Tapos ngayon tatanungin mo ko kung ano yung ginawa ko? Tanga ka ba, Fabian?" Inis kong bulyaw sa kanya. Nandito kami ngayon sa bandang likuran ng palengke, kung saan tambakan ng mga paninda ng iba. Kaya nagagawa ko siyang sigawan. Hindi naman ganun ang gusto kong mangyari, Nicole. Gusto ko lang tinatulungan na magtrabaho at magtinda. Kalmado na yung untag pabalik sa akin. "Pwes, wala akong pakialam sa tulong mo. Hindi ko kailangan at hindi ko gusto, Fabian. Hindi kita kailangan kasi kaya kong kumidas at magtrabaho na ako lamang mag-isa. Gusto ko itang tulungan kasi magulang tayong dalawa, Nicole. Gusto kong gumaan ang mga ginagawa mo dahil nandito na ako ngayon para tulungan ka sa lahat ng bagay." Inis na yung untag pabalik sa akin. "Hindi nga kita kailangan, Fabian. Hindi! Hindi!" Sigaw ko sa harapan ng mukha niya mismo. "Gusto kong maramdaman mo na kahit papaano may kaagabay ka sa buhay, na may tutulong sa iyong gumaan ang bawat kilos mo. Ginawa ko to kasi gusto kong maranasan mo naman na magpahinga, na walang iniisip na kahit ano, Nicole." Frustrated na yung untag sabay sapo ng dalawang kamay sa mukha niya. "Hindi kita kailangan, Fabian. Hindi ko kailangan ng tulong mo kasi nakasurvive ako sa buhay na walang tulong mula sa kahit kanino. Baka gusto mo lang talagang pumapel at ipamukha sa lahat ng tao na wala akong kwenta, na wala akong kayang gawin." Inis kong untag pabalik sa kanya habang nanilisik sa galit ang mga mata ko. "Palagi na lang ba talagang ganyan ang tingin mo sa akin, ha, Nicole? You're still thinking that I'm doing this all to prove to everyone that you are an unworthy person, ha, Nicole? Kasi kung ganun palang hirap-hirap mo naman tulungan, kung ganyan palagi ang iniisip mo sa akin." Seryoso na yung untag, haba nakatingin din na seryoso sa akin. "Ang hirap paguhin ng pagkatao ko sa iyo, Nicole. Hanggang ngayon ba isang masamang Fabian de Torres pa rin na nakikita mo?" Dugtong na untag pa niya. "Alam kong ginagawa mo lang ang mga bagay na to para magmukha ka mabuti sa harap ng marami, lalo na sa harap ng anak ko." Inis kong sagot sa kanya. "Ginagawa kong lahat ng to, Nicole, kasi gusto kong patunayan sa iyo na mahal kita. Mahal kita hindi lang dahil may anak tayong dalawa. Ginagawa ko lahat ng to kasi gusto kong makabawi sa iyo sa lahat ng pagkukulang ko. Wala akong pakialam sa gusto mong gawin, Fabian. Pumahig na ako makasama ka ng mga anak ko sa tuwing gusto mo. Huwag mo nang pakialaman ang mga ginagawa ko. Nagugustuhan tuloy ako ng wala sa oras nang dahil sa iyo. Hanapin mo yung asawa mo nang hindi mo ako pinipeste. Hanapin mo si Karel kung may problema man kayong dalawa. Wala akong asawa, Nicole." Seryoso na yung untag. "Sinong niloko mo?" Sambit ko naman pabalik sa sinabi niya. "Hindi kita mamahalin na sobra kung may asawa na ako, Nicole. Remember, I am a one-woman man at ikaw ang gusto ko maging asawa." Seryoso niya pa rin untag. "Mangarap ka lang, Fabian." Untag ko na nakangisi. "Hindi ko alam kung ano pang pwede kong gawin para maniwala kang mahal kita, Nicole. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita sa iyo na gusto kita makasama sa buhay, pati mga anak natin bilang isang buong pamilya." Nakayuko niyang untag sabay hawi sa buhok niya. "Hindi ako tanga, Fabian, para maniwala sa pagmamahal mo. Sigurado akong kapag napaniwala mo ako sa sinasabi mong yan, pagmumukain mo ulit akong tanga at sa huli pagtatawanan mo pa. Kaya please lang, itigil mo na. Nakilala mo naman na yung mga anak ko. Nakakasama mo na sila nang hindi ako nakontra. Kaya tama na, huwag mo na akong guluhin at paglaruan. Kasi hindi na ako natutuwa sa mga ginagawa mo. Kailangan ka ng mga anak ko dahil mga anak mo rin sila. Pero Fabian, hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng isang taong tulad mo na paulit-ulit akong tinapon at pinaramdam sa akin kung gaano ko kawalang kentang babae. Tsaka nakakalimutan mo ba? Ilang beses mong sinabi sa akin na ang babaeng tulad ko ay walang karapatang sumaya dahil kahit sariling magulang ko ay hindi ako minahal. Akala mo nakalimutan ko yon? Hindi, Fabian. Kaya tumigil ka na sa kakabilog sa ulo ko dahil hindi mo na ako maluloko. Tsaka ano yung trip mo? Akala ko ba ang isang tulad mo hindi nagmamahal ng babaeng Nicole Alman Garcia ang pangalan? Hindi pa naman bumabaligtad ang mundo, hindi ba? Bakit parang kinain mo na yung mga salita mo?
Gusto mo mag-usap tayo, hindi ba? Pwes, ito na yun. Nasabi ko ng lahat, kaya manahimik ka na. Maging mabuting magulang na lang tayo sa anak natin. Wala na tayong pag-asa sa isa't isa, Favian. Tuloy-tuloy kong untag sa kanya, sabay akmang tatalikuran siya. Mahal mo ko, Nicole. Ramdam ko yun. Natatakot ka lang na aminin sa sarili mo dahil iniisip mong hindi totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal mo pa rin ako at sigurado ako sa bagay na yun. Hibang ka na, Favian. Hanapin mo mabahing paulit-ulit mong pinamukha sa akin na siya lamang habang buhay. Siya ang guluhin mo at huwag ako. Tuluyan na akong tumalikod kay Favian at nagmar at siya na paalis ng palengke. Baka hindi ko pa mapigilan na sarili ko at masabi ko pa kay Favian ang mga bagay na ayokong sabihin sa kanya. Baka bumigay na ako at tingnan na lamang siya basta sa mata niya na palagi kong iniiwasan tuwing magkausap kaming dalawa. Ayokong bumigay kasi kapag nangyari yun, sigurado kong talo na naman ako. Bakit? Tama siya. Tama siyang mahal ko pa rin siya mula noon hanggang ngayon at kailanman ay hindi yun nawala. Kaya nga ako nagagalit tuwing sinasabi niyang mahal niya ako. Kasi bakit sa kanya ako minahal kung kailan nawala na ako noon? Bakit huli na kung kailan takot akong tanggapin siya sa buhay ko? Mahal ko siya pero hindi ibig sabihin nun, magpapanin lang na naman ako sa kanya. Tama na siguro maging magulang na nga kami ng anak namin. Gustong sumugal pero natatakot ako. Dahil hindi lang naman yung nararamdaman ko na kasalalay, sakaling pagmukhain na naman akong tanga ng isang Favian de Torres. Hindi rin naman ibig sabihin na mahal ko siya, ay basta ko nalang kakalimutan lahat at pagbibigyan siyang pumasok sa buhay ko dahil lamang sa minahal niya ako nang hindi inaasahan. Alam kong nasaktan siya sa mga sinabi ko, pero wala akong pakialam. Deserve niyang masaktan para alam niya kung ano naramdaman ko noon sa tuwing sinasabi niya sa akin na basura lamang ang nagbabagay ang pagmamahal ko para sa kanya. Patuloy ko iniwasan si Favian sa mga nakalipas na araw. Itinuring ko siyang hangin sa tuwing daraan siya sa tabi ko o kaya naman ay tuwing nasa bahay kami kasama ng mga anak ko na si Teo at Fatima. Para saan pa ako mag-uusap kaming dalawa kung parati namang nauuwi yon sa pagtatalo? Nagtatanong ako sa sarili ko kung dapat bang maniwala ako sa sinasabi ni Favian. Namahal niya ako. Gayong punong-puno ako ng takot at pangamba sa puso ko na baka mauwi lang naman sa sakit ang lahat sakali mang bumigay ako sa kanya at hayaan siyang mahalin ako. Alam kong walang mali sa pagprotekta sa pansarili kong nararamdaman dahil minsan na akong paulit-ulit na nasaktan sa kakabigay ng pagmamahal na hindi naman maibigay sa akin ng tama. Walang kapalit ang pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga taong pinahahalagahan natin. Pero ang masama ay paramdam nila sa atin ang mga bagay na nais natin. Nanais ko noon mula sa mga magulang ko at kay Favian. Gusto kong maniwala at pagbigyan siya ng pagkakataon na ipakita sa akin na totoo ang mga sinasabi niya. Pero manhid na rin talaga masyadong puso ko pagdating kay Favian. Kahit pa alam kong hindi naman nagbago ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa mga araw lumipas pa, hindi ko talaga halos nakasama ang kambal ko. Palagi silang kasama ni Favian. Kahit saan siya magpunta na hinahayaan ko naman. Sa totoo lang kahit paano tiwala na ako kay Favian pagdating sa mga anak namin. Dahil hindi niya ako binigyan ng dahilan para magduda at matakot na ilalayo niyang kambal mula sa akin. Panibagong araw at panibagong buhay ngayon para sa akin mula sa poong may kapal na taon-taon ay pinagpapasalamat ko. Ngayong araw nga ay birthday ko. Pero mukhang iba ito sa mga nagdaan kong birthday dahil nagising ako na walang masayang pagbati at maraming halik sa mga anak kong si Teo at Fatima. Wala ding yakap mula kay Leia na siyang palagi nagpapaalala sa kambal tungkol sa espesyal na araw ko. Good morning mga anak! Masayang bungad ko sa kanila na ngayon ay kumakain na ng almusal. Good morning mama! Sabay nilang bati pabalik sa akin. Saka bumalik sa pagkain nilang dalawa. Pansin kong maaga pa lamang inakabihis na sila, pati ang mga anak kong si Teo at Fatima, nang panlakad na damit at ikay nakunot yun ang noo ko. Dahil alas 8 pa lamang na umaga at ang oras ng misa simbahan ay alas 10 pa ng tanghali. Nakasanayan ko kasi magsimba tuwing araw ng birthday ko, kasama ni Leia at ng dalawang anak ko. Masyado bang napasarap ang tulog ko para tanghalian ako ng gising at hindi ko na namalayan ang oras. Nakapagbihis at nakahanda na sila para sa pagsisimba namin. Hindi pa nila ako binabating tatlo pero pinagsawalang bahala ko na lamang dahil baka may iba silang way ngayon kung paano ako babatiin. Ate, gising ka na pala. Aalis po ako ngayon ha. May importante kasi pong meeting sa school. Untag ni Leia habang papalapit ako sa hapag para samahan silang kumain. Nagtataka akong humalik sa ulo ng dalawang anak ko
bago tuloy ang hinarap si Leia na halos nagkukumahog sa pagkain. Pero di ba magsisi... Bye ate! Untag niya pagtayo sabay halik sa pisngi ko. Pagkatapos inumin ang kape niyang basta na lamang nilapag ang tasa sa tabi ko. Hindi ko man lang natapos ang dapat na sasabihin sa kanya dahil biglaan siyang tumayo at mabalis na nag-march sa palabas ng bahay. Nakalimutan kaya niya ang birthday ko? Pero mukhang malabo dahil ang pagkakatanda ko palagi niyang sinasabi sa akin na malapit ng birthday ko kaya imposibleng makalimot siya. Hays, baka busy lang babaitang yon kaya nakalimutan niya. Untag kong pagkausap sa aking sarili. Mga anak, kain kayo ng maayos, okay? Para pagkatapos mag-aasikasa na si mama, aalis tayo ngayon. Nakangiti kumbaling sa dalawang anak ko na ngayon ay sabay pang natapos inumin ang gatas silang nasa baso. I am full, mama. Nakangiting untag ni Fatima, sabay himas sa tiyan niya. Busog na ako, mama. Masayang untag naman ni Teo, sabay taas ang dalawang kamay. Galing naman talaga ng mga baby ko. Very good. Untag ko rin sa kanila sabay bigay ng tag-isang yakap. Hindi pa man ako nabitaw sa pagkakayakap sa kanila magkapatid, ay agad silang kumawala sa akin. At mabilis na tumakbo sa sala ng bahay na agad ko lamang sinundan. Papa! Masaya nilang untag ng dalawa na makitang papasok ang ama nila sa loob ng bahay. Good morning, Papa! Bati ni Fatima sa ama, saka mabilis na sumampa pakarga kay Fabian. Papa, let's go na po! Sakay na po tayo ng car mo. Untag naman ni Teo na inaaya ang ama sa anumang bagay. Paalam na kayo kay mama nyo, then let's go na. Nakangiting untag ni Fabian sa magkapatid nang pakitaan niya itong tingnan pareho. Excited na nagpaalam si Fatima sa akin habang kumakaway-kaway pa ang kamay at si Teo naman nakakapit na sa kamay ng ama nila. Para akong nanlumo sa nangyayari ngayon dahil kahit isa sa tatlong tao na inaasahan kong babati at makakaalala ng birthday ko ay tila mga nakalimot ngayong taon na hindi naman nila ginawa noong mga nakaraan. Mapait akong umitis sa mga anak ko, saka sila hinalikan bago sila tuluyang umalis at iwanan ako mag-isa na nakatanaw lamang sa kanila sa hamba ng pintuan hanggang sa mawala ang sasakyan ni Fabian sa paningin ko. Malungkot kong iniligpit ang kinainan nila sa hapag bago naligo at nagbihis. Magtitinda na lamang muna ako. Sa palengke, tutal wala naman nakakaalala sa kanila ng araw kong to. Nagsabi pa naman ako kay Aling Maring na sanuhin niya muna ang paninda ko dahil ang akala ko nga kasi mailalaan ko ang araw ito kasama si Leia at ang kambal ko na malabo na mangyari kaya na lang mismo ang maglalako ng mga isdang iyon. Kahit panlandang simpleng pagbati mula kay Clinton ay wala. Hindi man lamang nila ako nagawang maalala kung ano meron ngayon. Nakakalungkot tuloy dahil pakiramdam ko ay na iisa na lamang talaga ako. Pilit kong tinanim sa isip ko na hindi palaging ganito mangyayari, na baka sinusulit lamang ng kambal ko ang bawat araw at oras kasamang papa nila. At sa sobrang saya nila nakasama ito, nakalimutan nila ang birthday ng mama nila. Nakayuko lamang akong dumating sa palengke at tila walang buhay. Sinikap ko nga lamang kipag-usap kay Aling Maring nang sabihin kung ako na maglalako ng mga paninda ko talaga. Dalawang oras ang lumipas at kahit tanghali na ako nagtinda, pasalamat ako may bumili pa rin sa akin. Abala ako sa paglilinis ng pwesto ko nang bigla na lang dumating si Lizelle. Napawis na pawis at inihingal pang humahangos, palapit sa akin. Nicole! Nicole! Ang mga anak mo! Nag-aalala niyang untag. Agad ako nakaramdam ng takot at kaba sa puso ko dahil sa sinasabi pa lamang Lizelle at sa itsura niyang hindi halos maipinta. Mukhang may nangyari sa mga anak ko. Sana naman ay wala lamang iyon. Ano nangyari, Lizelle? Sa lubong na kilay kong untag habang malakas ang kabog ng dibdib. Yung mga anak mo, Nicole. Untag niya pa ulit sa bayog-yog sa braso ko. Ano nangyari sa mga anak ko, Lizelle? Sabihin mo nga ng maayos. Nanginginig ko ng untag. Yung mga anak mo, sumama ka na lang sa akin, dalian mo. Untag niya pabalik sa bahila sa akin palabas ng palengke. Nagbahila naman ako sa kanya at hinayaan siyang dalhin ako kung nasa na mga anak ko. Nako, sana talaga wala nangyari sa kambal ko dahil hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin oras na mapano silang dalawa. Basta na lang akong tinulak ni Lizelle papasok sa isang kotse na hindi ko naman alam kung kanino. Mabilis yung umandar na makasakay kami at hindi man lamang nagawang magtanong kung saan ang punta namin. Lizelle, para na ako mamamatay sa takot at kaba, sabihin mo na sa akin kung napaan ang mga anak ko. Pasigaw kong untag kay Lizelle. Nabala na sa kakapunas ng wet wipe sa braso ko. Lizelle, ano ba?
Sigaw ko na talaga sa kanya dahil hindi na nga maganda ang kutob ko. Nagawa niya pa akong punasan. Yung mga anak mo nga kasi Nicole, pwede ba? Maghintay ka na ikaw mismo makasaksi sa nangyayari. Pabulyaw niya ring sagot sa akin pabalik. Dahil sa ginawang pagsigaw sa akin, Lizelle, tumahimik ako sandali para ikalma ang sarili ko. At bago pa ulit ako magtanong sa kanya, tumigil ng kotseng sinasakyan namin sa tapat ng isang malaking restaurant dito sa lugar namin. Na pinagtataka ko dahil bakit kami nandito at anong ginagawa ng mga anak ko sa lugar na to para may mangyayaring hindi maganda sa kanila. Mabilis na bumaba si Lizelle nang huminto ang kotse at basta na lamang akong iniwan. Nakita kong diretso lamang ang naging pasok niya sa loob ng restaurant, dahilan para sundan ko siya kaagad. Bago pa man ako tuluyang makapasok, ay ang pagputok ng mga party popper ang sumulubong sa akin na ikinagulat ko. Pero hindi ko inaasahan na mas magugulat pa ako sa nakikita ko sa mga oras na to. May handa ang nakahanda na siguro akong para sa akin dahil may magandang decoration sa unahan mismo na may pangalan ko nakalagay. Happy birthday, Nicole! Sabay-sabay na batay sa akin ng mga taong nandito ngayon sa restaurant. Mga taong malalapit sa akin at naging kaibigan ko na. Unti-unti, naramdaman kong nagiinit ang mga mata ko dahil sa nagbabadyang luha. Akala ko'y walang babati sa akin at walang nakaalala sa araw na to. Pero meron pala at sobrang saya ng puso ko dahil sa sorpresang ito. Mama! Happy birthday po! Akala mo po nalimot po namin. Mali ka doon, Mama. Ginawa namin to kasi gusto ni Papa na maging masaya ka. I love you, Mama! Masayang untag ni Teo habang nakaakap sa bewang ko. Mabilis na tumulo ang luhang kanina ko pang pinipigilan dahil akala ko may nangyaring masama sa mga anak ko. Wala naman pala at way lamang nila iyon para masurpresa ako. Happy birthday sa pinaka-the best na mama sa buong mundo! Mwah! 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 I love you, Mama! Bati naman sa akin ni Fatima habang nakakarga pa rin sa ama niyang nakangiti sa akin na maganda. Habang nakakarga pa rin. Hindi ko alam kung bakit mas lalo ako napaiyak na magtama ang mga mata namin ni Fabian. At sa oras na yon, hindi ako umiwas dahil ramdam ko sa mga tingin niyang iyon ay pinapahiwatig niyang maging masaya ako. Thank you, mga anak. Akala ng mama nakalimot kayo eh. Umiiyak ko na talagang sabi. Pilit ko mang pinupunasan ng mga luha ko gamit ang palad ko, pero tuloy-tuloy lamang ang pag-agos ng mga iyon mula sa mata ko. Nagulat na lang ako nang biglang hawakan ni Fabian ang mukha ko at punasan ng luha sa mga mata ko gamit ang daliri niya. Stop crying! Happy birthday, love! Nakangiti niyang untag sa akin habang nakatingin pa rin ang direkta sa mata ko. Tinawag niya ako sa endearment na palagi niyang binibigkas noon sa akin sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa noon. Ewan ko pero parang pakiramdam ko, sobrang saya ng puso ko dahil sa simpleng salita lamang niyang iyon. Dahil speechless ako, tanging matamis na ngiti lamang ang naging tugon ko sa kanya. Halo-halong emosyon na rin kasi ang naramdaman ko sa mga oras na ito magmula pa kaninang umaga na akala ko'y walang nakaalala ng birthday ko. Happy birthday to my favorite person! Singit na bati ng pinsan kong si Clinton na masama ang tingin kay Fabian, sabay yakap sa akin. I thought you forgot this day. Itatakwil talaga kita. Nagtatampo ko kunwaring untag sa kanya. Kahit kailan, hindi ko nakalimutan ang birthday mo, Nicole. Umepa lang talagang lalaking to. Ako dapat ang may sorpresa para sa'yo. Untag niya habang masama pa rin ang tingin kay Fabian. Nicole! Sigaw ng isang pamilyar na boses sa akin. At nang lingunin ko siya, mas sobrang saya ko dahil nandito ngayon ang taong hindi napagod na ituring akong sarili niyang anak. Tita Stella! Umiiyak na akong bumitaw sa yakap ni Clinton. Saka mabilis sa sinalubong ng yakap, si Tita Stella. Finally, I can personally greet you a happy birthday now, my dear Nicole. Happy birthday and I love you. Untag niya bago ko halikan at yakapin na mahigpit. Dahil iyak lang ako ng iyak sa mga oras na to, hindi ko magawang sumagot sa mga pagbati nila sa akin. Sobrang saya ng puso ko dahil sa mga nangyayari at hindi ko talaga inaasahan na mararamdaman ko pa pala ang bagay na ito. May sorpresa pang isa sa iyong lover boy mo. Natatawang sabi ni Tita Stella habang kay Fabian nakatuon ang mapanuksong tingin. Tita, magtigil ka nga. Untag ko sabay singot sa sipon ko na nakikisabay sa luha ko. Apo kong maganda, come to mamay muna. Para naman mabati ng papa mo ng maayos si mama. Right, my Theo boy? Masayang untag ni Tita Stella, sabay akay sa mga anak ko, papunta sa lamesa kung nasaan din si Clinton. Alam kong may namimiss kang mga tao simula nang umalis ka.
Untag niya sabay punas ng luha ko. Ang tamis naman yan, Sir Pogi. Ay, si Nicole, kinikilig. Dinig kong sigaw mula sa ibang bisita na narito rin sa restaurant dahilan para magtawanan ang lahat. Hindi na ako magtataka kung sino yon dahil alam ko kung sino ang pasimuno ng kantsawa na yon, si Lizelle na Locarit. All I want is your happiness, love. So, happy birthday. Untag niya na may ngiti sa labi, sabay abot sa akin na isang box. Akmang bubuksan ko na sana ang binigay niya nang biglaan niya akong iharap sa bandang mini stage na nakapwesto sa bandang gitna. Walang ibang tao ngayon dito sa restaurant at hindi na ako magtataka kung nagawang ipasara ito ng isang Favian de Torres. Pagharap ko sa pwesto kung saan ako hinarap ni Favian, naramdaman ko na naman ang luha kong humupa na kanina. Dahil nasa harapan ko ngayon ang dalawang tao rin na umalalay at tumagapay sa akin mula umpisa hanggang nagdesisyon ako umalis. Ate Helen! Jude! Umiiyak kong takbo palapit sa kanila, sabay yakap. I'm sorry, hindi ako bumalik. I'm sorry. Humahagulhol ko ng sabi. Umiiyak lang din sila nakayakap sa akin at hindi kumikibo. Ramdam na ramdam ko ang pagkamiss namin sa isa't isa. Happy birthday, Nicole. Masaya ako makitang maayos ka. Araw-araw nagdadasal ako na sana maayos ang lagay mo at ang mga anak mo. Tahan na, sayang ang ganda mo. Untag ni Ate Helen sabay yakap ulit sa akin. Tumahan ka na hanggat nakakapagpigil pa ako. Ganyan ba kapag nawawala bigla, sobrang nagiging ganda? Sis, sobra ako nag-alala sa'yo. Pero dahil alam kong strong ka, hindi na kita iniisip. Charot! Happy birthday, te! Asan ang mga anak mo? Sabi sa amin ni Clinton, kambal daw sila. Untag niya sabay maarteng puna sa luha niya. Gaya ng dati, hindi pa rin nagbago si Jude. Maarteng bakla pa rin. Habang si Ate Helen sobrang seryoso pa rin ang aura. Nagkamusahan at nagkwentuhan kami habang kasama mga anak ko sa iisang mesa na kinagiliwan ng lahat. Dahil parehong bibo at masarap kausap si Teo at Fatima. Kamukha po ko ng papa ko. He is guapo, that's why I'm maganda like mama. Masayang untag ni Fatima habang kalong ni Clinton at nakikipag-usap kay Jade. Akin lang ang papa niyo kasi he is guapo eh. Untag naman ni Jude na agad ikisinamangot ni Teo. Hindi po pwede, para lang po siya kay mama. Magpapakasal po sila kapag napatawad na siya ni mama sa kasalanan ng gawa niya. Seryoso namang sagot ni Teo. Ay, may pinaglalaban ng bagets oh? Sige na nga, si Tito Clinton na lang ang sakin. Untag ulit ni Jude. She's already Tita Remy's baby boy eh. Sagot naman ni Fatima. Wala ka sa mga apo ko, Jude. Alam nila kung sino nagmamayari sa mga love nila. Singit na untag naman ni Tita Stella, saka sila mga nagtawanan. Sobrang saya ko sa mga oras na to dahil parang ngayon ko na lamang ulit naramdaman ang maging masaya ng sobra. Ewan ko ba kung dahil sa sobrang tuwa o talagang nakita kong kumpleto ang mga taong naging malapit sa akin. Wala man si Remy dito ngayon dahil busy sa pag-aaral, nauunawaan ko naman siya dahil gusto maging doktor ng best friend ko, kailangan niya mag-aral ng mabuti. Isa pa, nagkakausap naman kami kahit papaano. Kaya hindi ako nalulungkot na wala siya dito. Masaya ako makita mga naging kaibigan at mga kapwa ko nagtitinda sa palengke na nandito kasama ko nag-celebrate ng panibagong taon sa buhay ko. Hindi ko man inaasahan ang ganitong bagay dahil sanay akong sila at mga anak ko lamang parati ang kasama ko taon-taon. Pero iba ngayon dahil lahat sila ay nandito para iparamdam sa akin ang totoong ligaya ng buhay. Natapos ang lahat na kumain. At kapa mga abala na lang sila sa kanyikanyang usapan. Busy ang dalawang anak ko na makipaglaro at makipagharutan kay Ate Helen at Jude na parehong mahilig sa bata. Biro pa nga ni Jude, gusto niya lang iuwi si Teo at ampunin na lang. Si Tita Stella naman ay busy makipagkwentuhan kina Aling Maring na naging kaibigan niya rin simula ng dalawin niya ako at mga anak ko dito sa probinsya. Naiwan ako nakaupo sa lamesa kasama si Clinton na nakatanaw lang sa mga anak kong naghahagikikan habang kalaro si Jude. Pansin kong nakabantay lang si Fabian sa mga anak ko pero hindi kumikibo sa isang sulok. Are you happy now? Tanong na untag bigla ni Clinton na may seryosong tingin sa akin. Very happy, Kuya Clinton. Masaya ko namang bati sa nang-aasar na tono. Stop calling me, Kuya. I feel so old. Siyempre, iritado na yung untag. Dahil ayaw na ayaw niya talagang tinatawag ko siyang Kuya. Ikaw, nakaisip ng surprise ito sa akin. Malamang masaya ako. Untag ko sabay inom sa juice na nasa harapan ko. This surprise is Favian's idea, Nicole, not mine. Walang emosyon niyang untag na kinagulat ko naman.
I thought. Kunot noong untag ko sa kanya dahil hindi ko inaasahan na si Fabiana may gawa ng sorpresa na ito para sa akin. He is Nicole. Simula ng pag-imbita ng mga totoong kaibigan mo hanggang sa pagpunta ni Jude at Ate Helen dito. And sorry to say this, my dear Nicole, but I think Fabian is sincere about this because he wants you to be happy on your special day. Seryoso pa rin untag ni Clinton habang nakatingin sa akin. Should I thank him? Takang-tanong ko sa pinsan ko dahil hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Nagawa niya pang papuntahin si Jude at Ate Helen dito dahil alam niyang mga totoong kaibigan ko ang mga to. Naglaan siya na ganitong surprise para sa akin, kasama mga kaibigan ko pati na mga anak ko, na masayang masaya din sa oras na to. Mula kasi nang lumaki sila, hindi ako nagdiwang ng ganito para sa sariling birthday ko, kaya ramdam kong tuwang-tuwa sila. It's up to you, Nicole. Kung na-appreciate mo yung ginawa niya, thank him. But if you're not convinced about all of this, then don't. Untag niya sabay tayo mula sa inuupuan na malapit sa akin. I will leave you here for a while. Kakausapin ko nga palang lalaking yun dahil kailangan niya nang bumalik ng Maynila. Untag niya pang muli bago tuluyan nagmarcha papunta sa kinaroonan ni Fabian. Hindi kalayuan mula sa inuupuan ko. Naiwan na luli akong tulala dahil hindi ko naman talaga inaasahan na gagawa siya ng ganitong sorpresa para sa akin. Kaya ba parati sila magkakasama mag-ama dahil abala sila sa pag-intindi ng surprise na to para sa akin? Hays, ewan, naguguluhan tuloy ako. Gusto ko magpasalamat sa kanya, kay Fabian, pero hindi ko alam kung paano dahil sa dami ng masakit na nasabi ko sa kanya. Ginawa niya pa rin ang ganitong bagay, maging masaya lamang ako ngayong birthday ko. Dako, Fabian de Torres, ginugulo mo ang utak ko. Naguhurumintada na naman tuloy ang puso ko sa'yo. Heart, huwag kang marupok. Baka bumigay ka at mapaamin ka ng wala sa oras. Ikaw din, baka matalo ka. Mukhang dahil sa ginawa ni Fabian na ito, matitibag na ang padar na pilit kong binakod sa puso ko. Huwag sana ako magkamali oras na hayaan ko mangyari ang bagay na iyon. Dito na po nagtatapos ang part 22 ng ating kwento. Makuha na kaya ni Fabian ang tiwala at pagmamahal ni Nicole? Umpisa na ba ito ng tuluyang pagsaya ni Nicole, kapiling ang kanyang dalawang anak at si Fabian? Yan po ang ating aalamin sa kasunod na kabanata ng ating kwento. Marami pong salamat!